Yun, so magandang gabi mga kapadyak. Welcome muli sa ating munting channel. Sa video na ating gagawin yun mga kapadyak ay related pa rin siya sa saranggula. Yan yung saranggula natin. Yung saranggulang parol o star kite. Tapos yung ating uod o ang tawag sa inyo nito ay bandira. Tapos nandun yung ating ayun. So, nandun yung ating box kite. So, nag-aantay na lang yan ng malakas na hangin. So, itatry natin yung paliparin mga kapadyaks. So, ang ituturo ko sa inyo, ito'y tips kung paano maglagay ng sinulid na tali sa ating pulunan na PVC. Napakasimple lang ito, no? Na paraan. Maaring makatulong din sa atin pagka dumating yung time na uso na naman yung saranggula. So ganito. Meron akong biniling sinulid mga kapadyak. So sa mga nakakaalam diyan na viewers natin, kung alam niyo to kung gaano siya kahaba kasi nawala kasi yung ano niya dito eh, meron tong papel na doon nakasulat. So hindi ko alam kung gaano to siya kahaba mga kapadyak. Pero nabili ko to siya ng 50 pesos. Yan. So, maliliit siya mga kapadyak, pero yung ating ginawa na bandira, so, nai-vlog ko na to eh. So, maliliit lang to siya mga kapadyak. So, yung ginawa nating bandira, medyo malaki. So, ang ginawa ko, dinoble ko siya mga kapadyak. So, una, nagbudbud muna ako ng tali dun sa ganitong lagayan. Ayan. So, binubud ko muna hanggang sa marami na siya. Tapos, yung dulo ng binudburan ko dito at saka yung dulo ng ating biniling sinulid, pinagsama ko. So makikita man ninyo sa naunang vlog, so ganun yung ginawa ko. Pinagsama ko to. Tapos sinabay ko siya ng pagbudbud. So ganito ang nangyari mga kapadyak, ito na yung naging resulta sa ating ginawa. So bali dalawa to. Dalawang piraso yan, ipapakita ko sa inyo. So yan siya. So dalawa yan ha. Ayan. So kitang-kita nyo naman. Kita ba? Ayan. So dalawa yan. So para mapatibay yung sinulid natin, so kaya dinoble ko. Kayang-kaya na niya yung ating saranggulang uod o kaya bandira, no? Tawagin kasi dito ng mga bata uod. So nag-request kasi sila na gagawa din ako ng ganyan. So yan, ipapakita. So ibibigay ko din naman yan sa kanila. Pero hindi muna ngayon kasi papaliparin muna natin mga kapadyak. So bago natin magpatuloy ang video na ito mga kapadyak, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at paklik na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating video. So yun na nga mga kapadyak. So ito na yung naging resulta. Ngayon naman, doon sa isa kong vlog mga kapadyak, meron tayong subscriber na nag-request, si Sir Romel. So sabi niya sa akin na gagawa daw ako ng PVC na pulunan. So ito na yun. Ayun, so matibay siya mga kapadyak kahit ganyanin mo. So maganda kasi ito kapag ka nagpalipad ka na, pag pinaariahan mo na yung saranggula, iikot lang to pag ganun. Diba? So iikot lang yan, ganyan ka lang. So iikot na yan hanggang sa humaba. So ngayon naman mga kapadyak, dahil mayroon na tayong PVC na pulunan, ililipat ko yung sinulid natin dito. So napakasimple lang. So nadoble ko na to. So make sure mga kapadyak na kapag ka nagpalipat kayo dito, kailangan itali natin. Kasi mayroon tayong mga nabibiling mga sinulid na kagaya nito. Ang dulo nito mga kapadyak, kung maubos natin to siya, hindi nakatali yan dito sa pinaka ano niya, pinagbudburan. So make sure talaga na nakatali para hindi mawala yung ating saranggula. Kasi minsan pag excited ka magpalipad, hindi mo nakalimutan mo na hindi pala nakatali. So kaya ka pang kapadyak kapag ka yung saranggula mo yan. So napakasimple lang. So ayan siya, tinali natin siya dito. Ayan. So para sure tayo na hindi talaga makakawala yung ating saranggula. Sayang naman, pinaghirapan natin yung gawin. So ayan, so ililipat ko lang siya dito. Ayan.
moments later. At yun na nga mga kapadyak, so nakatapos na rin natin siya. So ito na yung naging resulta. Ayan. Oh my God! Medyo kakaunti siya tingnan mga kapadyak dahil maliliit kasi yung sinulid eh. Pero mahaba na to. So kaya na natin paliparin yung ating bandira o kaya uod na saranggula. So ayan siya. So para to dun. Para ma-disdrive natin yung ating saranggulang ginawa. So ito mga kapadyak, so pwede nyong balik-balikan yung video natin, no? Para pagdating naman ng uso na naman yung saranggula, kaya yung pagdating ng summer, so mapapalipad na naman tayo ng saranggula. So meron kayong makukuha, kagaya ng ating ginawa ng pulunan na PVC, tapos yung sinulid, kung paano siya ginawa natin para matibay. So ayan, so meron kayong makikita ang mga video na pagkuha na ng ano. So sa ngayon muna mga kapadyak, mag-focus muna kayo sa pag-aaral lalo na yung mga kabataan natin dyan. So mag-aaral muna ng mabuti, no? Kapag may free time, saka magpalipad ng saranggula. Pero ang pinaka-importante yung pag-aaral talaga. So yun yung mga kapadyak. So maraming salamat.